Akala ko empanada. Ah, wala. Paano lang ako nagpataba? Alam niyo naman, after ng maraming quarantine period, ako ay nag-gain ng weight from 180 pounds. Ngayon ho ay 300 pounds na po ako. Ang taba-taba ako na. O, kitang-kita niyo naman sa aking dipdip. Sa totoo lang po, ano, kaya ko naman ho magpapayat. Kaso, wala lang ako sa mood. Patawa ko isa, wala ako ano eh. Marami na rin ho akong outfit na na-try sa buong buhay ko. Ngayong pandemic, nahirapan na ho akong bumili ng ano eh, ng mga outfit. Minsan, bumili ako ng leather. Eh, ang hirap po sa leather dahil mataba ako. Minsan, napapagkamalan ho akong sopa. Minsan naman ho, nag-body fit ako na kulay yellow. Kaso pag naglalakad ako sakali, pinapara ho ako. Akala nila taxi ako. Yay! Tawa naman kayo. Minsan naman ho, bumili ako ng girdle. Alam niyo naman ang girdle, ano? Pampapayat ang papayat yan. Eh, sa dami ng bilbil ko, pinagpatong-patong ko yung tatlong girdle. Ang problema, yung taba ko napunta sa leeg. Napagkamalan ako may goiter. Yun. Ang bigat. Sa totoo lang ako, ano? At tinan nyo naman ang katawan ko, napakataba-taba ko na ho. Talagang ang laki ng tinaba ko. Minsan ho, alam nyo naman kami, tinatamad maglaba, nagdala ako ng, ano, ng aking maong na pants sa laundry. Aba, nabigla ako eh. Yung isang pantalon ko ng maong, isang kilo na, mahal-mahal pa naman ang ano, pagpapalaba. Minsan naman ho, pinalabang ko yung jacket ko. Aba, yung jacket ko, chinikan doon sa papel, comforter daw. Hindi naman, di ba? Nakikita ko ba kayo? Ayun, nakikita ko pa naman. Oo. Ngayong Pasko ho, unfortunately, meron akong hindi magandang incident na nangyari. No? Kumakain ako sa handaan. Kumakain ako ng mga oranges, mansanas. Kaso yung isang bata, kinukurot ako. Sabi ko, ba't mo kinukurot? Eh, sarap-sarap naman ang kain ko ng mansanas. Napagkamalan po akong litsyon. Oh. Alam nyo ho, pag ngayon hong pandemic, nabawasan yung aming mga pasyente. Kaya sabi ko, maghanap po kaya ako ng mga panibagong pagtatrabahuan, pagkikitaan ng pera. May kumuha ko sa akin na resort. Nagtitipid ho sila. Eh, yung kanilang tubig, mababa, 5 feet lang. Eh, hanggang 7 feet. Sabi sa akin, kung pwede daw akong magtrabaho, tumalon lang ako sa tubig para yung tubig umangat maging 7 feet. Yun. Minsan naman, another resort naman, nagpunta ako. Ang laki ng bayad. Kasi idadagdag daw nila ako doon sa kanilang attraction. Kailangan daw nila ng wave pool. Pumunta lang daw ako sa swimming pool at gumanong ganun lang daw ako, makakapag-produce na daw ako ng magandang wave. Yay! lahat ng diet pills, sinubukan ko na. Meron akong tinry na American pills, Japanese pills, Bangkok pills, pati birth control pills, sinubukan ko, hindi pa rin ako pumapayat. Pero dahil kay Dr. Rico, alam ko matutulungan niya ako. Kaya palakpakan naman natin si Dr. Rico. Minsan nagpunta ako sa gym, sabi ng attendant, sir, bakit to kayo nagpunta ng gym? Eh, pilosopo kong tao. Ala, sabi ko, patabain mo pa ako. Gusto mo pa akong ano, patabain mo pa ako. Eh, siyempre, gym yun eh. Gusto kong pumayat. Pero sabi sa akin, ano ba talaga ang goals mo? Sabi ko, kaya gusto ko mag-gym. Ang goal ko lang talaga is survival. Alam ko hindi na ano, mahirap po matabain. Alam niyo ba ang situation ko ay napakahirap. Ako ay 310 pounds ngayon. Ang hirap po sa katawan ko, ho, magpapayat ako,
mabawasan ako ng 100 pounds, obese pa rin ako, 200 pounds pa rin ngayon, di ba? Kaya ang hirap po magpapayat sa aming mga matataba. Alam nyo, ang mga obese persons, so may classification yan, obese 1, obese 2, obese 3, okay? Dati nagsimula ako, obese 1, obese 2, obese 3, kaya tinanong ko yung mga barkada, ano akala nyo sa akin, pelikula, may sequel? Pag umibupay, sinasama ako ng mga barkada ko, sabi nila kasi, mahina ako kumain. Ah, mahina silang kumain. Pero pag kasama nila ako, sulit na sulit dahil yung mga hindi nila nakakain, sa akin daw ibibigay. Sabi ko lang naman, gusto ko lang naman mag-salad, di ba? De joke lang yon. Minsan, pupunta ako doon sa area ng vegetable sa salad. Ang masakit to, minsan lalapit ako ng waiter. Ah, sir, nahandun po ang lechon, wala ako dyan. Oo. Kaya pag nag-group picture kami ng mga kaibigan ko, hindi ho pwede. Dahil sa sobrang laki ko, yung group picture nagiging solo picture ko. Yehey! May tumatawa ba? Baka ako lang yata tumatawa. Anyway. Ang hirap po ng mataba. Alam niyo kung bakit? Minsan nasa beach ako. Aba, nakakita ko yung mga tao. Tumatakbo, nilalapitan ako. Alam niyo ba kung anong ginagawa? Tinutulak ako pabalik sa dagat at nadidinig ko, hurry up, he is dying. Napagkamalan ako kung balyena po. Ako ho, hindi ako naliligo ng dagat. Kasi nga ho, mataba ako. Marami na akong pangyayari sa buhay ko na biruin nyo, naliligo ako. 6 na beses na akong naharpon sa likod. Ang naanabadalas ko madinig, uy, tiba-tiba tayo sa wax yan, oh. Ang daming kandilang magagawa dyan. Lagi ako napapagkamala na balyena. Kaya nagpunta na lang ako, sabi ko, magpapapayat ako. Kaya napunta ako sa mga different sports. Naghanap ako anong magandang sport sa akin, ng mga magandang activities. Nag-try ho ako ng pole vault. Yung mga ganon. Kaso ho, kada tusok ko, lagi nababali ho yung pole. So sabi ko, hindi pwede sa akin yan. Oo, nag-try din ako ng high jump. Nag-try ako sa 3 feet. Kaso hindi rin ho na maganda yung pangyayari. Kada talong ko na, nabubutas ho yung kama. Minsan naman ho, nag-try ako swimming. Eh di alam nyo naman, di ba? Hale-halera yan. Si swimming tayo, tatalo kami ng tubig. Eh mataba ho ako. Na-disqualify ho ako kasi yung pag-dive ko ho, nakita ko yung mga other contestants so tumatalamsik ho sa hangin dahil pag-splash ko ho, yung wave ho, nahati ho yung swimming pool sa sobrang lakas ng wave. Yun. Minsan naman ho, pilota, sabi ko, magtatry ako magpilota. Kaso umaliso ako eh, kasi napansin ko yung mga player, pinagpa-practice yung likod ko, akala wall. Minsan ho, sumali ako sa full marathon, 42 kilometers yan eh. Ang problema sa full marathon, talagang sa sobrang taba ako, mabagal ako. So after nung agahan, nagpunta ako sa starting line, takbo na ho kami. Nakatapos naman ho ako ng 42 kilometers. Kaso pagdating ko, nakita ko yung mga kasabay ko, kinabukasan, nag-aalmusal na. Yay! Nag-try din ako, diving. Alam niyo ba yung diving? Di ba yung galing doon sa diving board? Dadive ko sa tubig. Nag-try ho ako. Kaso imbis na mag-dive ako sa tubig, tumalbog ako sa tubig. Akala yata bola ako. Beach volleyball, na-try ko din yan. Ang problema, ang hirap tumakbo, mabaon ako doon sa buhangin. Sabi ko, alam ko na, dito ako sa shooting event. Aba, pagdating ko doon sa area, sabi ko sa akin ng organizer, ay sir, tumakbo kayo doon sa gubat. Aba, gagawin pa yata akong baboy damo, kaya ayoko rin.
Parachute. Sabi ko, magpa-parachute na ako kaso laging doble ang bayad ko kasi yung parachute na ginagamit sa akin laging dalawa sa sobrang bigat ko daw. Mabigat daw na mabigat. Yun namang weightlifting, gusto ko sanang itry kaso pinagtitripan ako ng mga kasamaan ko. Ako ang wine-weight. By the way nga pala, si Heidi Lynn Diaz, ako ang una niyang tinry na buhatin. Kaya palakpakan natin si Heidi Lynn Diaz. Oo. Umasenso lang ako sa swimming sa Inter-Island. Kasi natatalo ko yung mga kasama ko. Dahil sa sobrang taba ako, hindi ako lumulubog ng tubig. Nagpapadil lang ako. Hindi ako napapagod. Nananalo po ako lagi. And dahil dito, nagtatapos ng aking joke time. Kailangan makita ko na si Dr. Rico Santos in the future. Goodbye! Palakpakan natin si Doc Rowell. Wow. Grabe ang kanyang sense of humor. Oh. Alam mo, Doc, pa-interview naman. Ikaw ba gumawa ng script mo o kinopya mo yun? Pinag-isipan. So original yung script mo? Oo. Yung iba naman, natandaan ko lang sa mga dating jokes. Eh, wala akong mahanap na joke. Okay lang. Galing, original, anong saying? Kaya ano lang yun. Kaya iba doon, dinakatawa. Ngayon ko lang mutines yun. Okay. Galing. Tsaga-tsaga. Okay. Thank you so much, Doc Rowell. Very creative mind. Plus, very confident ang kanyang delivery, no? Very genuine ang kanyang ano. Kasi he loves to make people laugh. Mm-mm. Yan ang kanyang love language. Totoo okay. Yan. Laughter is the best. Laughter daw is the best medicine. Yun. Thank Sabi you. Ni... Dami nagko-comment. Wow. Thank you. Pwede nyo nang ipahire si